Hello mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Ito meron tayong gagawin na 47 inches na Toshiba. Basic TV lang to mga bro. At ito ay chinek na ng kapatid ko nung nakaraan. At ang findings niya dito is wala siyang power. Fluctuating yung kanyang voltage. Tapos sunog daw yung kanyang backlight driver. So, posibleng na overheat mga bro, itong TV na to. Sa video na ito, is tatalakayin natin kung ano yung mga pwedeng maging sira sa ating mga LED TV. Kung ito ay na-overuse at sasabihin na din natin kung paano nila maingatan yung kanilang mga TV. So ang video ng to ay pang para sa mga viewers natin, pangkalahatan mga bro, mga hindi technician. Ito nga pala yung kanyang model number. Kanyang model number 47 47L2400AE. So 47 inches mga bro na Toshiba. Okay, buksan muna natin. Ito mga bro, nabuksan na natin. Ito yung kanyang power supply. Yan o, napansin agad natin yung sa kanyang backlight. Sunog nga. So pag ganito is talagang sinyalis din yan na babad din manood yung may-ari nito. Bagamat matagal na din tong TV na ito, mapapansin natin yung talagang ano din to, na-overuse din. Diyan muna tayo magpo-focus mga bro sa kanyang power supply. Baklasin natin yan at e-check natin. Ito makikita natin sa kanyang terminal dito, sa kanyang mga socket. Meron siyang supply dyan ng 13 volts, 12 volts, 5 volts. So, yung 5 volts na yan, pag sinaksak natin, yan yung kanyang standby. Standby 5 volts. Tapos kapag nag-power on tayo, magkakaroon ng boltahe diyan sa power TV na 'yan, pin number 9. Sakalang magkakaroon ng yung kanyang 13 volts at saka yung para din sa kanyang backlight. So itong transformer na ito mga bro, dalawa yung pinapalabas nito na supply, yung 13 volts at saka yung supply ng backlight. So meron siyang dual diode dito na dalawa, isa para sa backlight at saka 13 volts. Yung makikita nyo naman dito na asan na yun, ito yung makikita natin na transformer na maliit dyan, yan naman yung para sa 5 volts natin. Okay, magbo-voltage checking tayo. Pero kailangan muna natin itong i-force on. Itong maglalagay tayo ng resistor dito sa power TV, pin number 9, at saka 5 volts. At least 1K. For 70 ohms to 1K. Ito yung lalagay natin. 1K. Basic na lang to mga bro, naturo na natin sa mga nakaraan nating video, pero uulitin natin. Okay, lalagay ko muna tong resistor na to mga bro. Okay, ang mga bro, nilagay na natin. Tapos sa voltage checking tayo. Okay, plug in natin.
Okay, check natin yung kanyang standby. Ito yung kanyang standby na 5 volts. Ayan, 5.1. Check natin yung 12 volts kung nagkaroon. Ayan mga bro, wala siyang voltahe. 0.5, 0.6. Tapos yung kanyang backlight, wala din. Okay, pag ganyan, mag-check na tayo ng kung mayroong short na parts, shorted na parts sa kanyang secondary. Unahin natin yung diode. Ito yung diode ng kanyang backlight. Okay naman. Yung diode ng 12. Yung diode ng 12. Okay naman yung kanyang diode ng 12 volts mga bro. Dito na tayo sa kanyang backlight, yung mga nasunog dito kasi meron pang MOSFET dito na isa eh. Kung minsan yan din yung problema. Ito. MOSFET yan mga bro na nagsiswitch din ng supply ng kanyang backlight. Ang number niya is GCS630F. Check natin. Ayun mga bro, shorted yung kanyang MOSFET. Shorted yung kanyang gate at saka source. Yung drain, okay naman. Itong MOSFET na to, kung ating susundan yan, pumunta yan sa capacitor na by 160. Yung 47 by 160 na filter ng ating supply ng backlight. Ayan, yung capacitor na yan. Ayan o. Kumunik dyan sa capacitor na yan, yung MOSFET na yun. So, bali siya yung nagsusupply ng, nagsuswitch ng supply ng ating backlight. Ito yung capacitor na 47 by 160. Kumunik siya sa drain ng MOSFET. So, siya yung nagsisilbing switch. Try nating tanggalin mga bro yan, yung MOSFET na yan. At check natin yung voltahe kung magkakaroon siya. So, ito mga bro, natanggal na natin. Check natin yung kanyang number. Ako. Yan yung kanyang number, GCS630F. Check natin ulit. Ayun. Gate at saka source. Ayan. Okay, try nga nating voltage checking mga bro. Kung nag-normal na yung kanyang supply. Malamang yan yung dahilan kung bakit wala siyang supply sa secondary. Okay, plug in natin. Ayan, plug in natin. Tapos, check natin yung 5 volts. Yung 12 volts. Ayun na mga bro, yung kanyang 13 volts. O, pumalo na siya. Check natin yung sa backlight. Ayun. Nagkaroon na din ng volta yung kanyang backlight. So, yun lang yung problema mga bro, yung dahilan, yung MOSFET na yan. So, ang gagawin natin dito mga bro is dahil mukhang overheated na yung kanyang backlight driver at saka yung ating supply ng backlight is or yung kanyang backlight mismo is open na din siya. Chinik ko siya kanina. Meron lang siyang dalawang wire. Ayan. Nakapag sinundot natin ng BL tester is wala nang reaction yung ating BL tester. Ah, backlight tester. Ayan, kunin natin. Ayan mga bro,
eh walang reaction yung kanyang backlight. So open din yung kanyang backlight. Kaya ang gagawin natin dito is papalitan natin mga bro yung kanyang buong set ng backlight. Tapos yung kanyang backlight driver, hindi na natin yung bubuhayin dahil para mas matibay. Dahil yung may-ari din dito is talagang babad din manood. Hindi na natin hindi na natin bubuhayin. Lalagyan na lang natin to ng backlight driver mga bro, naka-separate. So ito mga bro, babaklasin ko muna itong TV at papalitan ko muna yung set ng kanyang backlight. Ito mga bro yung kanyang backlight. Ang ginamit na backlight dito ay yung yung maliit lang yung kanyang lamp beads. Ito i-check natin. At saka ito din yung backlight na kapag nagtatagal is nagiging bluish na yung kanyang ilaw. Yan oh. Papansin nyo, bluish yung kanyang ilaw. Kaya ang labas dyan sa picture is bluish din yung kanyang picture. Bali, ang ilalagay na natin dito mga bro ay yung factory cut na ganito. Aluminum plate yung kanyang yan. Ito, tatanggalin natin yung kanyang diffuser lens. Ayan o, papansin nyo parang salamin lang yung kanyang lamp beads. So ayan mga bro, lalagyan ko na lang siya ng factory cut. Ito na mga bro yung ginawa natin. So hindi na natin pinakita lahat yung pagbuo natin. Ito yung ang ginamit ko dito na backlight driver ay tulad ding ng ginamit natin doon sa backjab natin na Defiant 55 inches. Ito yung ang input nito ay 300 volts DC. Tapos yung output naman niya ay umaabot ng hanggang 190 volt DC. Ito na yung nilagay natin dahil medyo malaki naman tong TV. Baka hindi kayanin nung isang backlight driver na nilalagay natin. So ito na lang yung ginamit ko. At saka yung ginawa ko noon pala na sa Defiant na nilagyan natin ng ganito, hindi natin masyado na ipaliwanag yon dahil home service. So ito may nagtanong na may nilagay kasi ako doon na resistor na 470K BL on to 24 volts. Tinanggal ko din yun mga bro at nag-connect ako ng BL on. Kagaya ng ginawa ko dito na yung wire na yan, makikita nyo yung wire na yan, kumonek yan doon sa on off, BL on off nakalagay doon. Yan, BL on off. Kumonek galing yan sa ating mainboard. Bali, tinanggal ko na yung connection niya, socket niya dito. Tinanggal ko na yung socket niya dito. Pin number, 12. Yung nakalagay dyan ay BL on off. Yan, yan yung kanyang backlight on and off, pin number 12. Na dinugtong ko na lang para umabot siya doon. So, napakasimple lang mga bro yung connection niya. Yung voltahe nito mga bro is yung voltahe ng bell on na galing mainboard natin is 3.2. Kaya kaya niyang napa-on ito. Hindi gaya nung ginawan natin ng video nung nakaraan sa Sony na Edge, kinonvert natin yung backlight niya. Yung voltahe lang doon sa kanyang bell on is 2.4. Hindi niya kinaya kaya kumuha tayo doon sa 12 volts ng panel. Pero ito, nasa 3.2 volts yung voltahe niya, kinaya niya naman mga bro. Sukatin natin mga bro para ano. Yan, plug in natin. Power on. Ayan, nag-umilaw na yung kanyang backlight. Yan yung kanyang backlight.
Milo na siya. Yung kanyang sukatin natin mga bro yung kanyang BLON. I-ayos muna natin itong ating camera. Sukatin natin yung kanyang BLON galing mainboard. So, ito yon. Ayan o, 3.2 volts. Kaya kapag pinapatay natin, patayin natin ha. Ayan. Nawala yung kanyang backlight. Nag-power. Sumabay yung kanyang pagpatay ng backlight sa kanyang pag-power off. I-ano natin, power on natin. Ayan, nagpindot na tayo. Ayan. Milo na din yung kanyang backlight. Tapos ang kanyang output is yung backlight nito kanina ay apat na strip na may merong tigwawalo. So bali 32 lahat times 3. So dapat meron siyang boltahe na 96 volts. Check natin yung kanyang output ng bill driver. Ayan. 95.1. So malapit siya doon sa 96 at makikita naman natin na yung kanyang backlight ay maliwanag naman, sapat na siya. Tapos yung kanyang input, dito ko siya kinonect sa ito yung tatandaan nyo mga bro, lalo na sa mga bago pa. Yung backlight driver na ginamit natin mga bro is na-design siya na 300 volts lang. Itong power supply na ito, meron siyang PFC. Kaya kapag magko-connect kayo, dapat doon sa 300 volts. Ang 300 volts nito mga bro ay doon na mismo sa main bridge rectifier niya. Na kung susukatin natin, ito sukatin natin para makita niyo. Ayan o, 306 volts. Kapag nag-connect tayo dyan sa kanyang main filter capacitor, ano na yan, mataas na yan kasi meron siyang PFC. Pero kung wala siyang PFC, pwede nating i-connect dun sa main filter capacitor niya. Ito yung boltahe ng main filter capacitor pag may PFC. Yan o, 403 volts. Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng doon tayo maglagay kasi na-design yun na 300 volts lang. Kung mapapansin nyo, nagdagdag na lang ako ng ano, ng filter capacitor dito na 22 by 400. Binakapan ko yung kanyang filter kasi 10 lang yun. Okay lang din mga bro kung yun lang, pero trip ko lang nilagyan ng backup. Highly recommended mga bro itong backlight driver na ito, itong ginamit natin. Napaka tibay nito mga bro, halos walang init yung kanyang MOSFET. Dalawang klase ito, yung unang labas dito is SMD lang yung kanyang MOSFET. Ito mas malaki yung kanyang MOSFET. Okay, check natin yung display niya. Ayan mga bro, ang kanyang display. Ito na mga bro, okay na siya. Normal lang yung kanyang liwanag. So, ito, sana may natutunan kayo sa ating ginawa ngayon. Sa mga customer namin, para maiwasan yung mga ma-overheat na TV, kagaya nito, is huwag naman pong babad yung TV. Dahil kapag babad yung ating TV, maraming pwedeng masira kagaya nung nangyari dito, sunog yung kanyang backlight driver, pundi yung kanyang backlight,
kung minsan pag malala pa yung mangyari, pwedeng masira yung kanyang mainboard or kanyang power supply. Buti kung yung power supply is nagagawan pa ng paraan yon. Pero kung yung mainboard or kanyang LCD panel ang bumigay, at yun na, medyo mahirap na. At sa mga customer namin na may mga ganitong sira na TV, ipaubayan nyo na lang po sa mga qualified technician, dahil napakahirap, napakasilan po yung ganitong trabaho. Napakadali kapag pinapanood nyo kaming nag-vlog, pero kapag kaya na yung gagawa dito, mahirap po. Marami pong customer namin ang nakakasira ng LCD panel sa pag-attempt nila na gawin yung kanilang sariling unit. Sa kagustuhan nilang makatipid or makamura ng gawa, is yung iba is mas napapamahal pa dahil mas lalong nasisira yung TV. Kaya ito, pinapakita lang namin yung sira ng TV para may idea kayo kung ano yung sira ng TV nyo. Pero hindi namin ina-advise na kayo po mismo yung gagawa, dahil napakahirap po. Ayun, kung nagustuhan nyo yung ating video, mga bro, please like, share, and subscribe na lang. Hanggang dito na lang at maraming salamat. I'm walking alone in the streets.